So right, so magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. So ngayon pong araw na to ay natapos na po ang ating ginawang project. Ito po yung paggagawa po natin ng ating gate. So kamurang halaga po na 5,000 pesos po ang halaga po. Natapos po natin ang ating gate. So sa ganitong paraan po, medyo nakamura po tayo. Ayan, umabot lang po ito ng 5,000 pesos plus. Ayan po mga kaibigan. So natapos na po. So ginawa po natin ito ng tatlong araw, kasama na po yung paglalagay po natin ng poste. Ayan po mga kaibigan, so baga po dalawang tao lang pong gumawa dito, kasama na po ako. So on the first day, ako lang po yung gumawa dito para po gumawa po ng pundasyon ng ating poste. At the same time po yung pagkabilyada po para po sa poste at paglalagay po ng mga ring or mga stirrup ng ating poste. Ayan. Okay, so ito na po lahat ang mga materials na ginagamit po natin. At the same time po, ang presyo po ng ating materials. So, sa libur po, is 500 pesos lang po ang ginastos po natin dahil isa lang po ang kinuha po natin, yung welder lang po. So, the rest po, tayo na po ang gumagawa dito. So, total of 5,810 po lahat. So, yun po mga kaibigan. So, nakatayo na po ang ating ginawang poste. So, yan, may porma na po yan at nabuhusan na po natin yan. So, bago tayo mga kaibigan maglagay po ng poste, kailangan po natin lagyan po ng steel matting para po sa pundasyon po ng ating poste. Ayan po. So, naghukay po tayo tapos nilagyan po natin ng simento sa ilalim. Okay, so, habang pinatuyo po natin ang ating poste mga kaibigan, so kailangan po natin magsukat para sa frame po, para sa gagawin po nating gate mga kaibigan. So, ayan na po, kailangan po natin sukatin. So, pag nakuha na po natin ang saktong sukat mga kaibigan, ay kailangan na po nating i-weld po. So, ang gagawin po muna natin is kailangan lang po nating ispat. Hindi po tayo mag-full weld, baka po hindi pa po tayo sigurado. So, mahirap na po pag na-full weld na, tapos mali pala yung sukat. So, kailangan lang po natin ay spot-spot lang po para madali lang siyang baklasin pag mayro po tayong mali sa ating ginagawang pagsusukat po mga kaibigan. So yan po. Okay, so pag sigurado na po tayo sa ating sukat mga kaibigan, sa ating ginagawang frame po, mga kailangan na po natin siyang i-full weld para hindi na po siya gagalaw or hindi na po siya magbago ang sukat po. Pag natapos na po tayong mag-full weld po sa ating ginagawang frame, kailangan po natin siyang i-grinder para matanggal po ang mga sobra-sobrang welding po. Yan po mga kaibigan. Okay, so pag malinis na po ang ating frame, so ilalagay na po natin ang ating steel matting na ito po'y pangharang po. Instead po, nagagamit po tayo ng mga angle bar or mga square tube. So, sa ganitong paraan po, medyo mura lang po. So, yan po, steel matting lang po ang ginagamit po natin dito para po makamura po tayo sa ating ginagawa. Ang importante lang po dito mga kaibigan is safety pa rin po ito dahil hindi po makapasok ang mga aso or pusa sa ating ginagawang gate po, sa ating area po. So, pagkatapos na po nating ikabit mga kaibigan ang ating steel matting sa ating frame, ay kailangan na po nating gumawa po ng DIY po na bisagra. So, ito po yung bisagra pong ginagawa po natin. So, bali ang nail po na GI pipe na sukat po is 1/2 po, tapos yung female naman po is 3/4 para po eksakto po talaga sila at hindi po siya gagalaw po mga kaibigan dahil ang 3/4 at saka 1/2 po ay eksakto la po siya. So papasok po yung
1 half sa 3/4. So hindi po gagalaw, eksakto lang po. So advice ko lang sa inyo mga kaibigan, so dapat pag bumili kayo ng GI pipe, dapat po parihas po sila ng kapal po. Kasi pag manipis po, ay hindi po siya kasya yung butas po niya. So magkaiba talaga yung butas pag iba yung sukat or ang kapal po na or ang thickness po ng kanyang binili po na tubo. So like for example, bumili kayo ng standard tapos yung isa is China. So hindi po talaga sila magkasukat ng butas. Yan po mga kaibigan. Okay, so pagkatapos po nating may kabit ang ating gate mga kaibigan, so ang susunod po nating gagawin ay kailangan po nating magpalitada. So palitadahan po natin ang ating poste para po malinis at maganda po siya tingnan. So yan po ang ginagawa po natin dito mga kaibigan. So nagpalitada po tayo sa ating poste. Then pagkatapos magpalitada mga kaibigan, ito na po yung pinakalas po natin gagawin is yung pagpipintura po. So ginagamitan po natin na ito ng epoxy primer para po kakapit po talaga siya ng maayos. So advice ko lang dito mga kaibigan, so kailangan lang pong manipis lang po yung una po nating patong dito para po kakapit po talaga yung epoxy primer. Pag nilagay po kasi natin or kinakapalan po natin diretso, ang tendency po dito is madali po siyang matanggal or matagal po siyang matuyo. So ang una pong gagawin is manipis lang po ang una po natin gagawin at saka balikan po natin after mga 3 to 5 minutes po. So tingnan lang po natin kung natuyo na po siya. Yan po. So yan po ang last po nating ginagawa is yung pagpipintura. So kung nakikita ninyo mga kaibigan is medyo maayos na po at patapos na po tayo sa ating ginagawang project po. So ito po ay simpleng pamaraan lang po para po tayo makaminos po sa ating gastusin. So lalo na po kapag kapos po tayo sa ating budget at the same time gusto po nating ma-secure po yung area po natin. So pwede naman po itong gawin po sa ating bahay. So ang importante lang po is safety po tayo, hindi po magkapasok yung mga aso or pusa or kahit mga ibang tao po sa labas or may masamang intention po na papasok po sa ating area. So at least po safety po tayo kahit sa ganitong pamaraan lang po. So mura lang po ang ginastos po natin, about 5,000 plus lang po ang ginastos po natin sa materialis, kasama na po yung libur dito mga kaibigan. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa panonood po sa ating video at sana'y may natutunan po tayo ngayong araw na to. So magandang araw po sa ating lahat.